Ramdam na natin ang presensya ng Kapaskuhan. Nandyan ang malamig na simoy ng hangin, mga caroling, simbang gabi, samahan mo pa ng puto't bibingka. Ngunit, papaano nga ba nararamdaman ng mga kabataan ang presensya ni Kristo? Base sa observation ko, yung mga kabataan is busy na sa sa social media. As a Christian po, may mga nakikita pa rin ako, mga kabataan na kada Sunday po nagsisimba, nakikinig po sa misa. Masasabi po natin na ang ibang bata po ay hindi na po na-detect kung sino ba si Kristo sa kanilang buhay. Ngunit ang iba naman po ay nalalaman naman po nila kung sino po si Kristo sa kanilang buhay. Kailan natin naranasan ang pagliligtas ng Diyos? Papaano kaya natin na ipaparanas sa iba na ang Diyos ay Emmanuel? Nakapiling natin siya araw-araw sa ating buhay. Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakay natin dito sa Hashtag Blessings. Hashtag Blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag Blessings. You fill our hearts with love. Hashtag Blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag Blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience. These are things that matter. Kindness. Hashtag blessings. You fill our hearts with. Diyos naming Ama, inihahabili namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal na ang kabiyasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating Ina sa panahon ng tukso. At bahaginan nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, O Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Bago sila nakasal, si Maria ay tagpo ang dadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang pahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Umanganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyaring lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Na magising si Jose, sinunod niyang utos na anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupo
papuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ganda ng Ebanghelyo, no? Dahil ipinaliwanag mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo yung mga sirkumstansya ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Medyo hindi naging madali. Alam naman natin ang kwento. Ang ating mahal na ina, nagdalang tao, dala ng Espiritu Santo, nakaplano na si Jose na pakasalan siya. Eh, siyempre, parang hindi niya maubos maisip. Aba, paano nangyari yun? Nagdadalang tao na yung kanyang pakakasalan. Eh, sa mga Hudyo nga, eh, yung kultura nila, medyo iskandalo ito. Eh, sa panaginip, may nangyari. At yun ang maganda. Naipaliwanag sa panaginip kay San Jose kung bakit ito ang plano ng Diyos. Maraming pangamba nun si Jose. Siyempre, kahihiyan. Sa mga lalaki nga, di ba, ang tawag natin, paano yan, naisahan ka. Lalaki ka pa naman, pakakasalan mo, may nakauna na. Pero, nung namulatan si Jose sa paliwanag ng anghel, pagising niya, sinunod pa rin niya ang kalooban ng Diyos. At sinamahan niya si Maria at pinakasalan. Kung titignan natin, ang hamon itong ika-apat na linggo ng Adbyento ay magtiwala sa Diyos. Yun naman eh. Si Jose, maraming pangamba, takot. Pati na rin si Maria. Anong pinanghawakan nila? Ang tiwala sa Diyos na kailanman hindi sila pababayaan. Pag nagtiwala ka sa Diyos, malalim ang iyong pananampalataya. Kaso aminin natin, pag dumadating ang maraming pagsubok sa buhay, ang mas mukhang matimbang ay yung takot at pangamba. Pero yung nagtitiwala sa Diyos at umaasa lamang sa tulong at awa ng Diyos, kailanman hindi pababayaan ng Panginoon. Iyan ang mensahe ng Pasko. Diba, kung titignan natin, nasa kadiliman ng mundo, pero isinilang ang Panginoon. Ang tawag ngay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Blessings, you fill our hearts with love.